Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. So sabi ni Shello, hi, ask lang, need ko po ba maglagay ng breeding cage sa guppy ko para pag nanganak ay safe? So yun, this is related dun sa ating nag-stress drop na PKBM. Well, sasagutin natin yung tanong niya ngayon. Unahin muna natin tong nag-stress drop ko na PKBM. May nagsabi kasi na ano daw yung cost ng stress drop. Normally, yun nga yung sagot is hindi siya comfortable dun sa tank niya o kaya may kasama siyang isda, nasistress siya kapag nasusundutan pa siya. Pero alam nyo guys, weird kasi antagal niya na dito sa 5-gallon tank na to. Ang tagal ko siyang in-isolate, mag-isa lang siya dito, wala siyang kasamang ibang isda, everyday itong malinis. So, yung pinaka-reason na nakikita ko na lang is yung pabago-bago nating panahon. Alam nyo naman na mainit, tapos biglang uulan ng malakas, malamig. Yung water temperature ng tank na to is pabago-bago. I think yun yung cause ng stress drop niya. Kaya, ayun, konti lang talaga yung nabuhay. Now, para sagutin yung tanong ni Shello, kung kailangan daw niya ng breeding cage para sa mga guppy niya. Ang mga guppy, normally, fry eater sila. So, kapag nanganak yung guppy mo, pwedeng kainin nila agad direkta yung fry. So, nasa sayo kung lalagyan mo ng breeding cage. Kung yung tank mo ay maraming plants or hiding spots, pwede namang hindi. Pero kung gusto mo talaga ma-save lahat ng mga fry na ilalabas ng guppy mo, I recommend na gumamit ka ng breeding cage. Meron kang mga options. Ako, ang ginagamit ko, either itong glass breeding cage, tapos meron lang siyang chicken wire dun sa ilalim. Sinasabit ko lang dun sa loob ng tank, tapos nandyan sa loob yung aking female. Tapos pag drop niya, babagsak na lang dun sa butas yung mga fry. Your other option is itong isolation cage na to. Ito nabili ko to sa Shopee. Meron pa tong kasama dito, yung saluhan ng fry, pero since nakatank naman ako, at wala namang laman yung tank ko, tinanggal ko na yun. So, ito na lang. So, makikita mo dyan, nandyan yung aking albino pea dirt na mga female na buntes. So, pag nag-drop sila, babagsak na lang dun sa ilalim yung mga fry para hindi nila makain. Ayan, kumukulog na naman. Reminder lang for everyone na pagkatapos manganak ng guppy nyo or molly nyo, huwag nyo muna agad iahalo dun sa male. Hantayin nyo muna siyang makapagpahinga for at least 5 days to 2 weeks. Ako, 2 weeks ko pa nga pinapahinga minsan kapag katapos lang manganak para makarecover naman siya. Alam mo yun, pag kayo kakatapos nyo lang manganak, ayaw nyo rin naman na susundutin kayo. So, ipahinga nyo yung mga fem nyo.